Hi, good day. Our topic is portal method. So as you can see, we have 10, 20, and 30 kilonewton. That is your lateral force. And then also we have 4 meters per level. And yung distance natin, which is 3, 4, 5. We have A, B, C, and so on hanggang dito sa letter O natin. So number 1, or step number 1 is we have to determine first the column shear. So to determine the column shear, we have V twice ng V. Okay, kapag exterior column, tag-iisa lang yung shear. Kapag interior column, dalawa lang yung shear. So yung analyzation yan, kunin natin to. So we have V 1, 2, 4. So 4V is equal to ilan yung load? 10. So, divide natin ng 4. Therefore, our V is 2.5 kilonewton. So, ilagay natin dito. 2.5 kilonewton. And then, pag ito doble natin to, 5 kilonewton. And then, also, this is 2.5 kilonewton. Dito naman tayo, second level. Sa second level naman natin, hindi siya same as 4 yung shear. Kasi nga, dalawa na dito. 2V, 2V. Diba? And then sa labas naman, we have tig-iisa na shear. So we have 2, 4, 5, 6. 6V is equal to, pag-add nyo, 10 plus 20. So we have 30. Divided by natin ng 6, 6. So, therefore, V is equal to 5 kilonewton. Yun twice ng V is 10 kilonewton. So, ilagay na natin. 5 kilonewton, 10 kilonewton, 10 kilonewton, and then 5 kilonewton. Laging may unit. Third layer na tayo, or yung ground floor natin. Shear, 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 and then shear. So, twice ng shear at single shear. So, 6 na din. 6 na shear, and then 10 plus 20 plus 30. So, ilan yan? 60. So, i-divide natin ng 6. Okay, our shear here is 10 kilonewton. So, 10 kilonewton. Dodoblehin natin yung interior. So, 20 kilonewton. 20 kilonewton, and then 10 kilonewton. So, tapos na tayo sa column shear. Next naman natin is column moment. Okay. Lagay na natin ito lahat. Yung rotation, ganyan. Okay. Lagay ko na lahat para mas mabilis. Okay, dito naman, ang kukunin natin yung kalahati lang ng 4. Diba, kalahati ng 4 is 2 from point of inflection. 2 meters. So, 2.5 times 2. That is your 5 kilonewton meter. 5 kilonewton meter. Dito naman, hindi nyo pwedeng kopyahin to. Ang gagamitin nyo is yung 5. 5 multiplied by 2 is 10 kilonewton meter. 10 kilonewton meter. And then ito, 2.5 times 2 is 5 kilonewton meter. Okay, next, dito naman tayo. 5 multiplied by 2 kasi kalahati ng 4. So, 10 kilonewton meter. 10 kilonewton meter. 10 multiplied by 2 is 20 kilonewton meter. So, dito rin 20 kasi 10 times 2, 20 kilonewton meter. Dito naman 5 times 2 is 10 kilonewton meter. Tabaan natin ng konti. 10 kilonewton meter. 10 kilonewton meter. Okay, next. Dito tayo. 10 multiplied by 2 is 20 kilonewton meter. 20 kilonewton meter. 20 times 2 is 40 kilonewton meter. 40 kilonewton meter. 40 dito. And then 40 din ito. 10 times 2 is 20 kilonewton meter. Lagi nyo lang isulat yung unit kasi kailangan yan para ma-identify agad. Okay, so natapos na tayo sa column moment. Girder moment naman tayo, or beam moment.
ang rotation nito ay paganyan. Kung ang rotation niyan ay clockwise, dapat ito rin ay clockwise. Kasi isang rotation lang naman yung bigyan natin. Okay, lahat yan ganyan. Okay, sa pag-compute nito, yung first 5 kilonewton meter sa equilibrium conditions natin, 5 ganyan. So, isang rotation lang. So, syempre, 5 kilonewton meter din to. Ito na yung rotation, yung example natin last time or yung mga topic natin last time. Paano pag magkaiba sila ng direction? Kung ito ay nasa biga at ito na ay nasa column naman, ipagma-minus nyo lang. So, 10 minus 5, 10 kilonewton meter. Ibig sabihin, itong dalawang biga na to, pag pinag-add nyo yung dalawang span na to, dapat equal sa column para nasa equilibrium condition pa din. Malalaman nyo na tama yan kung itong corner nyo rito ay equivalent siya dyan sa value nyo, which is 5 din. Okay, tignan nyo, 5 is equal to 5, or 5 minus 5, 0. Okay? Next, ito tayo. So, paano naman to? Ipag-add nyo lang kasi poste at poste. So, 5 plus 10, 15. So, 15 kilonewton meter. So, this is also 15 kilonewton meter. Okay, next, we have paano naman kapag ganyan? Itsura niya. Lagay natin dito. Drawing natin. Ito ay 10, ito ay 20, ito ay 15. Ito unknown. Okay. So, paano naman ito? Ang gagawin nyo, i-add nyo lang to. 10 at 20. Itong nakaposte na to. Add. Ima-minus nyo na to. So, we have 20 plus 10 is 30. I-minus nyo si 15. So, we have also 15 kilonewton meter. Okay, dito naman. Paano to magkaiba? Okay. Paano pag magkaiba naman? Kunin pa rin natin yan. Ito yung rotation. Ito yung 15. Ayan. Ito naman yung 20. Ito yung 5. Ito naman yung unknown. So, same lang din yung process. I-add mo yung dalawang poste. We have 5 plus 20. So, 25. Ima-minus nyo yung isang biga dyan. Or, girder minus 15. So, that is 10 kilonewton. So, i-input mo dyan. We have 10 kilonewton meter. Okay. Ayan. So, isang rotation, 10 kilonewton meter. Paano nyo malalaman kung tama? Dapat ito ay equal dito. Tignan nyo to. We have 10 kilonewton meter. Equal siya dito sa 10 kilonewton meter. So, wala tayong problema. Kasi balance yan. Okay? So, ayan. 10 and 10. So, tama. Next, dito na tayo. 10 plus 20 is 30 kilonewton meter. So, dito ay 30 kilonewton meter. Next, 20 plus 40, 60 minus 30. We have 30 kilonewton meter. We have 30 kilonewton meter. Next, we have 40, 20, 30. So, 30 din kilonewton meter. So, 30 kilonewton meter. Check natin kung tama. We have 20 plus 10 is 30. Minus natin sa 30, so 0. So, okay na tayo sa girder moment natin. Sunod naman natin ang ating girder shear. Ayan. So, gamitan natin ng colored pen or colored marker para mas makita. Okay. So, ang gagawin nyo rito, pwede kayo mag-times or pwede nyo i-add. Pero, ang gawin nyo na lang add para mas madali siyang ma-divide or mas madali siyang ma-compute. So, 5 plus 5 is equal to 10 divided by 3. Or kaya naman, 5 times 2 kasi dalawa naman parehas divided by 3. Parehas lang, diba? So, that is 10 all over 3. Ayan. Next, we have 5 times 2 divided by 4. Pwede yun. Or kaya naman, 5 plus 5 divided by 4
is equal to 2.5. So, pwede nyong gamitin din yun. Kilonewton. Ito din ay kilonewton. Next, 15 plus 15 divided by 3 is 10 kilonewton. Okay, next, 15 plus 15, 30 divided by 4 is 7.5. So, ilagay natin 7.5 kilonewton. This one, 10 multiplied by 10, I sorry, multiply 10 plus 10 is 20 divided by 5 is 4. So, 4 kilonewton. Okay, next, 30 plus 30, 60 divided by 3 is 20 kilonewton. Next, 30 plus 30, 60 divided by 4 is 15 kilonewton. 60, kasi 30 plus 30 is 60, divided by 5 is 30. Ay, sorry, 60 divided by 5 is 12 kilonewton. Ayan, mali yung aking muntik masunglat. Ayan. So, tapos na tayo sa portal method. So, ito naman, gagamitin na natin to para sa ating actual load or, yan, actual load naman yung next step natin. Yung last na step. Okay, so, kunin natin to, yung point na to, at saka point na to, para sa actual load natin. So, force natin, okay, so, this is FAD. So, ilagay natin dito, FAD. Kailangan pa ba natin ilagay yung 10? Hindi na po, kasi na-distribute na natin siya dito. So, ilagay natin 10 all over 3. Ano naman itong force na to? This is 10 all over 3 is equal to FAD, which is 10 all over 3. Okay, next. Kunin naman natin itong value na to. Ito, ito, tsaka yan. So, that is, cut natin. Lagay natin yung shear kasi may shear value na tayo ng gear there. 10 all over 3 and then 10 kilonewton. Ito naman yung force na to. Okay, ito force na to ay force. Ano naman to? D at tsaka H. DH. So, paano naman natin malalaman yan? So, ang gagawin nyo lang, i-add 10 all over 3 plus 10. So, we have 13.33. Next, from this point, cut natin yan. Cut natin to. Cut natin yan. Kumbaga, ito, cut natin papunta dyan. Okay? So, bigay ko lang dito. So, meron na tayong 10 all over 3, 10, and then yung isa, 20. Pababa. Okay. So, all we have to do is to add. Add lang naman natin. So, 20 plus 10 is 30, plus 10 all over 3 is 33.33. This is force HL. Kilonewton. This is kilonewton. So, ito yung mga force nyo. So, ang gawin nyo, para makita, ayan. Pero, dapat may unit. Okay, box nyo na lang. That is your actual force. Okay, balik ko muna to. Ito naman, next natin, itong point of inflection dyan. Point of inflection dito, tsaka dito. Cut natin to. Ayan. So, tandaan, this is 2.5. Okay. So, ang tsura niyan, baliktad ang aking tsura diagram. Okay. And then, yan. So, ito, yung kanina, pababa. This is force AD. Ito naman, pababa.
Pag ito ay nag-negative, ibig sabihin pataas yung arrow natin. This is force BE. So, force BE. Ito, meron na tayo kaninang value. Yung value natin dito kanina ay 10 all over 3. Ayan, 10 all over 3. So, ano naman ito? So, kung ito ay 3.333, ano naman ito? All you have to do is subtract. So, 10 all over 3 minus 2.5 is negative 0.833. Paano ko nasabing negative 0.833? Kasi ito, downward. Ito, upward. Dapat i-magma-minus to. So, ibig sabihin, mas malaki ang value nito. So, dapat ang arrow natin dito, pataas. Para 2.5 plus ito, yung makukuha nating value na 0.833 is equivalent to this. Okay? Kasi dapat dito sa actual load natin, equilibrium conditions din. Hindi tayo pwedeng mag-analysis ng walang equal or hindi equal to 0 to. So, palitan na natin to. So, this is upward. Okay, to verify, 2.5 okay, plus 0.833 should be equal to 10 all over 3. So, that is 10 all over 3 is equal to 10 all over 3. Or kung hindi pa kayo satisfied sa condition na yan, okay, 2.5 is positive because upward yung ano natin dyan. And then FAD, this is downward, so that is negative. So, 2.5 minus 10 all over 3, so we have negative 10 all over 3. So, dapat upward yan. Okay? To make it positive. Kasi assumption ko kanina pababa. Okay, next naman tayo. Ito. From this point, bababa tayo dito. So, yan. Kunin natin itong point of inflection. Yan. Cut natin yan. Okay, paano naman ito? So, we have 10 tapos 13.333. So, dapat equilibrium condition. So, 10.333 minus 10 is, or 13.333 minus 10 is 3.333 kilonewton. Okay, so dapat magkaiba sila ng arrow para masatisfy yung conditions natin na ito, mag-a-add, susubtract natin dito to make it equilibrium. Okay, next. Dito naman tayo. Kunin natin to. Ito, this one. Ayan, and then, ayan. So, i-connect natin. Diyan tayo magka-cut. Okay. Okay, dito naman, we have 2.5 plus 7.5 is 10. Sulat natin. Plus 15, so we have 25 kilonewton. So 25 minus 33.333. So pag ma-minus natin, this is 8.333 kilonewton. Okay? Kilonewton. So i-box na natin yung mga tamang sagot dito. Okay, so yan na. Next, sa kabila naman na tayo na side. Okay, pwede tayo mag-start dito. Pag ganyan. Or pwede muna dito. So, ang gagawin natin, kasi may, dito may load pa rin dito eh. May actual force pa din. So, cut tayo rito. Lagay natin dyan. Yan. Tapos, cut tayo dito. Pupunta dyan. Point of inflection. Okay. Okay, next naman tayo rito. So, we have 4, tapos FFJ. Pwede nyo ilagay ito. Or pwede ding hindi. Depende sa inyo. So, tignan natin. Check natin yung upward na pareho. So, 4 plus 3.33. I-minus natin si 13.33. So, kulang ng 6 na
upward, so 6 kilonewton. Check natin lahat ng upward. Kung tama, 4 plus 6 plus 3.33. So, upward should be equal to downward, which is 13.333. Okay, next. Okay, paano naman ito? So, i-add natin yung mga upward. So, we have 4 plus 12 plus 8.33. Minus natin yung downward. 33, mas malaki pa rin yung downward, diba? Okay, so 9. So, probably this is 9 kilonewton. I-check natin kung equivalent lahat ng upward sa downward. 4 plus 12 plus 9 plus 8.33. So, upward should be equal to downward arrow. So, next. Okay, hindi pa tayo tapos. Kasi, ito, yung actual force nito, tsaka ito, wala pa. Kukunin natin yan dyan. And then, yan. Okay, so dito na tayo. So, we have 4 upward. So, ito ay dapat downward. So, we have 4 kilonewton. Next, dito naman, 4 plus 12 is 16, so dapat ito ay 16 kilonewton. I-verify natin kung tama ba yung ginawa natin for actual force. Kasi may ano tayo dyan eh, reference. Kung tama yung ginawa natin o hindi. Ang kukunin na lang natin dyan, okay, eto. Kunin natin itong gitnang to. I-check natin kung magbabalance siya. At dapat ito, yung force na to, okay, dapat, or actual force na to, ay equivalent sa value. So, paano yan? Okay, check natin kung tama. We have 10 all over 3, or roughly, this is 3.333. Yan. Pwede kayong mag-fraction. Ito din, pwede nyo din yung fraction yan. So, paano natin malalaman kung tama yan? So, we have 3.33 plus 10 plus 20. This is all downwards, okay? So, ilagay natin dito 33.33. And then, dito naman sa kabila, we have 2.5 plus 7.5 plus 15 plus 8.33. So, that is also 33.33. So, ibig sabihin, this arrow should be equal to this up arrow. Okay, or we have 3.33 plus 10 plus 20. I-minus natin si 2.5. Minus natin si 7.5. Minus natin si 15. So, dapat ang sagot ay 8.333. So, okay.